Kabakan ang bayang ito ng Kabakan sa North Cotabato. Malaking bahagi nito'y nasasakupan ng 220,000 hectares na katubigan ng Ligwasan Marsh, kung saan pilit sabay na namumuhay ang mga tao at ang iba't ibang klase ng mga hayop. Pero sa malapitan, ramdam ang kakaiba ritong tunggalian. Ang labanan sa teritoryo sa pagitan ng buwaya at tao. Makailang ulit na ritong nakahuli ng mga buwaya. Kasama na riyan ang buwayang may habang mahigit 7 talampakan at bigat na halos 60 kilo. Ang pinakamalaking freshwater crocodile na nahuli mula sa wild dito sa Pilipinas, si Malang. At nito lang, a 4 ng Pebrero, isang buwaya na naman ang nahuli rito. Sabado ng hapon, namataan na pumipiglas-piglas, positibo, may kumagat sa kanilang patibong, buwaya. Dahil dito, dali-daling tinawag ng mga residente ang pinansagang kilabot ng mga buwaya sa barangay Kuyapon, ang 70-anyos na si Mamangkas o mas kilala bilang si Lolo Babay. Dali-dali raw kinuha ni Lolo Babay ang lubid para maitali ang buwaya. At laking gulat nila na wala pang ilang minuto, ang kanina lang nagwawalang buwaya, aba, bigla-biglang umamo. Yung kaalaman ni Papa sa panghuhuli ng buwaya, hindi siguro pangkaraniwan yun. Nung siya nang nagsabi na sige alis kayo dyan, kaya ako naman ang manghuli, dalawa lang sila nung anak niya. Ang ginawa nung anak niya, pinataas lang yung tali. Nung umangat na yung nguso ng buwaya, hinawakan lang niya sa yung may nguso niya, tapos tinalian na. So hindi na gumalaw. Hanggang sa noong lagyan na nila ng kawayan, hindi na gumalaw yung buwaya. Diyan lang po siya. Tapos yung pagkakatali po, parang dito lang sa biwang niya at saka yung dito lang sa katawan niya. Babae ang nahuling buwaya. Tinatayang 12 to 15 years old. May haba itong aabot sa halos 12 feet. At dahil sa kanlurang bahagi ng ilog ito natagpuan, pinangalanan ito ni Lolo Babay na Kanluran. Kwento ni Lolo Babay, dalawang linggo na raw nilang binabantayan na mahuli ang buwayang ito. Madalas na raw kasi itong sumalakay. Kailangan na raw nila itong hulihin dahil malaking pinsala na ang naidulot nito sa kanilang hanap buhay. Katunayan, sira-sira na raw ang kanilang mga lambat. Para na yaba na kitaw namin yun, iriya na rigawa sa mga samay na siya kampo niyan, posto niyan siya. Na siya kami timahan sa rango na bamantyari namin sa sira sa baha. Buna so, naugatara ni kina kabamantyari namin siya sa baha. Pianahanan namin siya niyan, babu, magjani rapan, maka umay suporta pipar na andang na anong buo namin. Natakot po ako kasi po yung mga bata lumalapit po. Paano kung biglang nahulog, makain nun? Hindi ko pwedeng lapitan kasi baka makagat ako ng buhay, baka magkaroon ako ng sakit. Mabuti na lang at nandyan si Lolo Babay. Bata pa lang daw siya, nadiskubre na niyang meron siyang kakayahan na magpaamo ng mga buwaya. Wala naman daw siyang kahit na anong anting-anting o agimat. Ang tangi lang niyang sandata, dahon. Binato lang niya ng damo yung buwaya, yun na. Parang hindi na gumalaw. Sa edad na 70 anyos, sing dami ng edad ni Lolo Babay, ang dami na rin daw ng buwaya na kanyang nahuli at napaamo. Katunayan, nito lang nakaraang taon, nahuli niya ang isang 8 feet na buwaya na pinangalanan naman niyang Silangan. Samantala, pagkahuli kay Kanluran, agad itong itinurn over sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO. Eh, gusto niya maalagan talaga. Kasi ang rason lang niya, hinuli kasi may kun doon sa hanap buhay nila. Kaya kung walang masira doon sa kanila, hindi man nila pakialaman.
Pero dahil wala raw kakayahan ang Menro na alagaan ang ganito kalaking buhaya, ipinasa nila ito sa 602nd Brigade ng Philippine Army sa Carmen North, Cotabato. Sa ngayon, kulang ng facilities itong DNR. Wala silang paglalagyan. At saka ang isa pa niyan, ang isang malaking kinukonsider pag buhaya kasi is ano ipapakain mo. Pareho na ngayong nasa pangangalaga ng Army, sina Kanluran at Silangan. Ito yung first time na kung saan documented na talaga itong Philippine crocodile at yung saltwater crocodile na tawag nila or itong Indo-Pacific crocodile ay sympatric siya o nakikita siya sa isang lugar. Dinidirayan nila na nakikita ito sa isang lugar. Pero itong dito sa Ligawasan ay nakita po natin sila. Itong latest lang na nakuha nila ay hindi po yan Philippine crocodile kundi siya ay saltwater crocodile. Sa ngayon, wala raw plano na ibalik sina Kanluran at Silangan sa kanilang natural habitat. Kasi nga po may batas tayo. Hindi naman po talaga sila huhulihin kasi nga hindi sila dapat huhulihin. Yun nga lang, may nasira. Although nasa batas din natin na pag nanghuli, hindi naman yung punishable by the law. So parang pag pinatay mo talaga yung buhaya, doon parang may punishment kasi andun yun sa batas natin. Pero hinuli siya kasi may nasira po siya. And andito naman siya sa magandang custody, andito siya sa magandang kulungan, mas mapapakain din siya. Samantala, paalala nila sa mga tiga-barangay Kuyapon, kapag nakahuli ng buhaya, huwag magbaka sakali. Pag nakikita kayo ng buhaya, takbo na. Lumayo na kayo sa buhaya na yun dahil kailangan ng expert para gagawin yan. Babala nila, mariing ipinagbabawal ng batas ang panghuhuli at pagpatay sa mga buhaya. Tumaas na yung level ng awareness ng mga kabakenyos na pag may nakikita silang ganyan, hindi nila agad-agad papatayin kasi nga aware sila sa batas na bawal nga yun. Kailangang hulihin at i-turn over sa amin at sa tamang process. Sa tunggalian, sa pagitan ng tao at buhaya, meron nga bang maituturing na bida o kontrabida? Sa teritoryong pareho nilang inaangkin, sino ang dapat magbigay? Sino ang mas may karapatan? O pwede ba silang mamuhay ng sabay?